Comedian Cristy Fermin, sinabing ipinagbibilin na ni Kris Aquino sina Josh at Bimby sa kanyang mga kapatid. Kris Aquino, siya po ay nakatakdang umalis papuntang Houston, Texas na si Kris daw ipinagbibilin na si Josh at saka si... Bago natin simulan ang video na ito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like, share, subscribe, and hit the bell button para maging update ka sa mga bagong video ko. At kung hindi mo pa napapanood ang mga previous video ko, pumunta lang sa description box at pinutin ang link. Sa pinakabagong episode ng Showbiz Now na kung saan nga pinagbibidahan nga ni Cristy Fermin, sinabi nga nito sa kanyang palabas kung saan in-upload ito noong Friday sa kanyang YouTube channel, ayon kay Cristy Fermin na ang queen of all media na si Kris Aquino na pinagkakatiwala na nga ang kanyang dalawang anak na si Josh and Bimby sa kanyang ate kung hindi man maging successful ang kanyang operation. Siya po ay nakatakdang umalis papuntang Houston, Texas na si Kris daw ipinagbibilin na si Josh at saka si Bimby. Sa usapan nga nila, hindi maiwasan ng veteranong showbiz reporter na si Cristy Fermin na isipin ang kinabukasan ni na Josh at Bimby kung sakali nga hindi maging successful ang operation ng queen of all media na si Kris Aquino. Ako'y naaawa kay Diyos at kay Bimby kasi napakabata pa nila para mawala ng ina kung talagang ito ay wala ng kalunasan. Ayon nga kay Cristy Fermin ay naawa ito sa anak ni Kris Aquino, lalo na kay Diyos na may special needs. Lalo si Josh. Oo na, hindi na nga naka-experience. May mga special needs po si Josh. Inuwento nga rin ni Cristy Fermin ang mga naging sakit ng actress na si Kris Aquino. Ang una niyang sakit na alam natin, syempre yung chronic urticaria. Ate Cristy, ano yun? Sa mga common na tao na tulad natin, sa paliwanag ng mga doktor, ang chronic urticaria ay parang tagulabay. Ay, tagulabay. Yung parang magkakaroon ka, umakal sa pantal. Pantal. Sa atin, pangalawa na inamin niya na isa pa niyang sakit na lumabas, itong autoimmune thyroiditis, kung saan tumama, kunwari daw, sa lalamunan, hindi makakahinga, lalo pag sa lungs, pag sa puso, biglang aatakihin. Katapos daw ng kanyang skin test, yung pinakahuli, natagpuan at nakita ng mga doktor, meron daw siyang stage 3 Churg Strauss Syndrome. One in a dugo ito. Yung mga maliliit at malalaking veins, di ba si Chris doon sinasaksaka? Mas napapunta sa lupus. Yun. At saka ano to, naninira ng mga minudensya ng ating mga organs. O kwento pa nga ni Cristy Fermin ang dahilan daw kung bakit nagkakalabasan ang iba't ibang sakit ni Kris Aquino dahil sa sobrang linis nito. Hindi nakapaglaro sa ulanan, hindi siya naglaro sa putikan, hindi bumabad sa bukid, hindi nakisalumuha sa mga tao na katulad natin, di ba? Masa, di ba? Parang ganun. So, kailangan natin yung antibodies. Yun yung sundalo sa loob ng ating katawan na kapag tayo inatake ng isang sakit, lumalaban. Ayun pa kay Cristy Fermin na pagdating nga nito sa ibang bansa ay kailangan na ito magpakimo, kung saan nga na maraming pagbabago sa kanyang itsura. Tapos, pagdating niya ng Houston, Texas, magki-chemotherapy na si Kris. Kasi nga, kakambal nitong Churg Strauss Syndrome na ito, kailangan na niyang magpakimo. Makakalbos siya. Nalalagas ang buhok. At saka hindi pala ito isang taon na gamutan lang, pakaraw dalawa. Sabi pa ni Cristy Fermin na ang dalawang anak ni Kris Aquino ay pinagbibili na nga daw sa kanyang pamilya. At saka ito po yung nakakalungkot. Kwento rin po naman ito mula din sa kanilang pamilya. Kasi Kris daw, ipinagbibilin na si Josh at saka si Bimby sa kanyang mga kapatid. Kung ano man ang mangyari sa kanya, alam ng kanyang mga kapatid kung ano ang gagawin. Kwento nga ni Cristy Fermin na ang dahilan ng sakit ni Kris Aquino ay sa sobrang stress.
Kristi. Stress-related daw to. Talaga? Oo. Pero pa nga nagsabing doktor, noong meron pa siyang mga programa, maayos siya. Mm-mm. Usually, ibang atribo siya. Stress, mm-hmm, hindi na matanggap. Kapag nauwi na sa depresyon, mm-hmm, noon daw si Kris ay aktibo pa sa pagiging TV host at paggawa ng pelikula. Aktibo siya. Mm-hmm. Maayos siya talaga. Oo. Tapos, nung mawala na raw sa posisyon, si Pinoy, isa pa. Mm-hmm. Tapos, nawala pa si Pinoy. Tapos, ulilan lubos na sila. Mm-hmm. Diba? Stress-related ang explanation ng mga doktor na tumitilad-tilad dito sa dinadanas niyang sakit ngayon. Nandun yung atake ng depresyon. Sabi ng mga doktor, huwag po kayong mabuhay sa stress at sa depresyon. Napakasama po na maaaring gawin sa ating sarili niyan. Huwag po tayo talagang magpapakulong sa stress kasi yan po ang unang-unang nangwawasa ng ating sistema. Diba lang? Nakiusap si Cristy Fermin sa mga tao na huwag na dagdagan ang problema ng Queen of All Media na si Kris Aquino at alisin muna ang galit sa pamilya nito. Man ang feeling ko naman dyan, baka naman po pupwede na tanggalin po muna natin sa ating puso at isip ang pagwi-wish ng kamatayan ng ating kapwa. Sa halip na yon, panalangin po na pangtulong kay Kris Aquino. Ako aminado ako, pinipiti ko si Kris pagka hindi ako sangayon sa kanyang mga ginagawa. Pero ilang ulit na natin sinasabi, ilang buwan na tayo humingi ng panalangin hanggang sa mga columns natin. Sana naman po tulungan natin si Kris na makasalba sa pagkakataong ito. Hanapin po natin sa ating isip at puso ang pagmamahal sa isang kapwa-tao. Total naman po, kapag siya ay nakasalba dito sa pagkakataong ito, makikita po natin maganda ang kalalabasan ng kanyang mga anak, ng kanyang pamilya. At hanggapin po natin ang katotohanan, siya po ang may hawak talaga ng pagiging reyna ng mikropono. Sa mga talk shows, tanggap namin ni Nakabs at Lolit Solis. Siya talaga ang reyna. Siya ang queen. At nung mawalan po ng programa si Kris Aquino, nagbago po ang ikot ng mundo ng telebisyon. Hinahanap siya, kaya lamang po ay pinagsaraduhan siya ng mga pintuan ng oportunidad. Inilaban pa siya ni Willie Revillamin sa GMA7, pero hindi pa rin siya nakapasok. Ang ABS-CBN naman, pinagsaraduhan siya. Samantalang noon, Morley, alam naman natin na nang muling magbukas ng ABS-CBN, anong kapaniwalaan natin noon? Wawala ng trabaho ang lahat ng artista ng ABS. Hindi si Kris Aquino. Pero siya pala ang pinakamapupunta ang pinakamatindi. Kaya yung depression, stress-related itong mga sakit ni Kris na mga veins na po kasi yun dito sa Churg Strauss, tsaka yung organ failure, nakakatakot. Ayon pa kay Cristy Fermin ay alisin muna natin nagsalitang karma at ipagdasal na lang natin ang mabilis ng paggaling ng Queen of All Media actress na si Kris Aquino. Oo, totoo yan. At saka, yung karma, hanggalin na po muna natin yon sa ating mga dila. Kasi, hindi naman po tayo ang dapat magbigay ng oras. At totoo po, mga kachika, mga kapatid, na dalawang bagay lamang po ang totoo sa mundo. Ang tayo ipanganak at ang tayo mamatay. Pero hindi po sino man sa atin ang makapagsasabi kung kailan mawawala ang ating kap. Ang Diyos lamang po na nagbigay ng buhay ang may karapatan na bumawi ng kanyang ibinigay. Hanggang panalangin lamang po ang aming magagawa, ang inyong magagawa, nating magagawa. Sana po pabauna natin si Kris Aquino ng isang panalangin na sa dulo nito may nakahandang sagot para kay Kris Aquino. Tsaka maniwala tayo, diba yan ang pananampalataya ni Kris Aquino na kaya niya ito, kayang-kaya niya. Sabi nga niya, wala siyang inuurungan, wala siyang tinatanggihan, harapin niya ang problema. Ito, huwag niyong kalilimutan na i-click ang subscribe button at ang bell button para update kayo sa mga bagong video ko.